Alright, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. 8:32 p.m. Wednesday, July 20, 2022. Welcome to our the Upper Zoom Prayer Gathering. And this is where we pray everything under the sun. No? Mula sa ating sarili, sa pamilya, sa simbahan, lalong-lalo na. Well, originally, nag-start to. This is a time of prayer for our church and our ministry. But syempre, lumago and marami na tayong na-touch, pati sa buong mundo, no, pinagpipray na natin. So, yeah. Let's start with sa ating mga praise report po na. Yeah. And, tapos na tayo sa mga ano, sa prayer request. So, sa praise report tayo. Sinong gustong mauna? Praise report. Praise report kay John. Who wants to start? Praise report. Yung background mo, love, parang ano, nasa jungle ka. Parang ang diyosa ng kagandahan dyan. Jumanji yan, Jumanji. Jumanji ba yan? O, praise report, eh. Yung asawa ko, nabudol ako. Maganda. Masama pa lang pumupunta sa LA itong mga to. At ano? Nagpapaganda. Magkakaroon na po kami ng commission kay Lily. Ah, ganun. I know. Kayo ba nag-refer doon? Hindi po. And ibig sabihin, marami nang nire-refer din po yung... In fairness, magaling nga siya mag-highlights. Yeah. Yung mga box na. Pag pumunta ba ako sa video, nagwapo ako. Papahighlight kita, Pastor Jim. Papahighlight? Sa bigote. Puti-puti na. Tumatanda na. Sa bigote. Hindi. Kihote? Bigote alternate. So, anong praise report natin dyan? Meron ba praise kayo? Report, na-approve yung in-applyan naming loan ni Kled. Although, hindi siya yung sakto yeah. na kailangan namin. Binibenta ko na po. The Lord will provide. Binibenta ko na po yung motor ko. Baka may gustong bumili. At saka yung kidney ko, binibenta ko rin para makapagtapos lang ng pag-aaral ng abugas siya ang anak ko. Kailangan niya ng mga ano mantikang taba, nagbebenta rin ako. Sa grasya ng Diyos, wala naman akong anxiety sa laki ng bayaran kong utang. Well, praise report. Merong isang Good Samaritan out of nowhere. Yeah, they just gave money, no, a huge amount of money actually, no, for ano, send all ni ano, ni Pastor Clare. Nakatuwa. I mean, something. So, yeah, praise support yun. Praise support. Ano pa? Ano pa praise support natin? Praise support last Sunday. It was a beautiful Sunday. 94 attendees. No? Meron pang isang attendee na nakuha dahil doon sa pagbibigay ng flyer. Flyers. No? So, yeah. May Yeah, isa. Oh. Yeah, nakilala ni Sai. Si Sai yung nagbigay tapos sabi niya, oh, kayo po yung ano, yung nabigyan na sa, oh, sabi niya, matenda ko, sinubukan ko, sabi niya. And after ng, yun ang halina't sama-sama na, yeah, I saw her na teary-eyed, I think she's crying. Tapos sinanap ko siya na wala siyang bigla eh. Yeah. So 94 yung bilang natin kasi hindi siya nabilang dahil hindi siya na-register eh. Bigla siyang nawala. Yeah. So, sana bumalik siya. Ano siya? Siguro mga 50-year-old
lady, mga ganun. Middle-aged, yeah. Yeah. So, yeah, biro niyo, merong ano, may bunga yung pagpapasayaw-sayaw niyo dun sa Seafood City. Nakakatawa, no? Nakatulong ka na. Tapos, eh, meron pang na, ano, naayaya tayo sa simbahan. Di ba? Nakakatawa. Anything else? Praise report? Si Briel, natapos na yung summer school niya. Masayang, masaya. Ay, malungkot na naman kasi wala na naman daw siyang gagawin. Yeah. Eh, pero I praise the Lord kasi it really helped her. Alam mo yan, gustong-gusto niya talagang she likes making friends. Alam mo yan. Mm-hmm. Tapos learning. Love niya yun. Praise the Lord. Mahilig siya matuto. So, ako praise report. Tapos salamat ako sa coach ko, kay Coach Doc Willie. At ang tiyaga, I know. Ang tiyaga-tiyaga niya sa akin. No? At pag ako sa Mexi, huyo kayo lahat. Ayan. So nakakatuwa, na-enjoy namin eh yung ano every time na nag-gym kami. So masaya siya. Nakaka-relax ng pag-iisip, no. Sarap palang pawisan. Ayan. At praise report, nakapag-basketball kami no. Ano CJ, nakapag-basketball tayo nung linggo, no? Sakit ng katawan ko eh. Yes po, nakakatuwa po na yeah. 30 minutes straight. So, at saka next week po, nadagdagan po tayo. So, maganda po na may yeah. makapalit na rin po. Ministry na yon, di ba? Oh. At saka maganda, napipilitan kami tumakbo, kami matatanda. So, yan, ayos yun. Kaya pag pumayat tayo si Jane, no, huyo kayo lahat sa atin. Tama po. Oh, sige. Ano pa? Praise report pa? Baka may praise report kay Jen. Ako po, praise report ko po. Ano, para pong si Briel, tapos na rin po yung summer job ni Jairus po. Tapos okay naman siya, ganun. Hmm. Tapos nakabawi-bawi po ng pondo. Pondo. Yeah. Tapos po, ano, praise report ko din po yung sa kids no linggo. Kasi parang ano, di na po kami magkarinigan dun sa kids. Ang dami. So, sobrang dami nila. So, magandang problema po. So, yeah. So, yung praise to the Lord po. Praise report din, ano, na napansin din ni Teacher Minnie na banggit niya sa akin na after nung training ng mga sinag teachers, eh, may kakaibang sigla sila. Na kumbaga parang ano sila, maganda yung kanilang performance at saka basta may kakaiba. Excited, may kakaibang enthusiasm sa mga mata nila. So it worked yung ating plano, no. So syempre, may report card pa yun si Jazel. No, syempre, personalized yan. Si Lord yan. Exit ang mga gamit. Si Lord yung nagpapagalaw niyan, syempre. Oo. Siyempre, praise support. Full band tayo ng Sunday. First time ever since nung pandemic na nag-full band tayo. Di pa tayo nag-full band eh. Na simula nang bumalik tayo. Pala yun, First time yan. First time tayong full band. As in lahat. Meron, historical pala. May bass tayo. Meron tayong piano. Meron tayong lead. Meron tayong rhythm. Meron tayong diba, vocals, backup. Diba? Dati isang tao lahat yun. Diba? Pero ngayon, madami na. Diba? So, nakatuwa lang. Nakatuwa yung ginagawa ng Diyos. Yeah. Kaya yung piano doon, sisibakin natin, gagawin natin panggatong. Nakakalat eh. Laki. Hindi kayo magkasya sa stage. Hindi ko alam kanina. Baka sa Korean siguro. Yeah. Para lumuwag yung stage ay ililipat namin nila Pastor Betong. Ano Pastor Bar? Saan natin lalagay yun? Doon sa gilid? Nakamute ka ba sa? Yung ano, yung lugar ng mga drums, pag-exchange lang natin. Pagpalit natin. Hmm. Para maluwag tingnan. Mga drums. Kasi sulok yun. Eh. Pwedeng mag-ano siya doon.
Then yung drums yung sa kabila. Sound, yeah, yung sound ng drums. Wala, i-ano lang, ipapalit lang yung lugar. Mm-hmm. Yeah. Pag hindi pwede pa doon, pastore, sibakin na lang. Okay, lagyan natin sa back area. Sa tabi nung ano, nung ano yun, ng unlad. Patungan na. Patungan ng gamit nila. Yeah. Lagyan natin sa ano, sa likod. Ray support, meron pa po? Lana? Ray support? Ano po ito meron? Ah, sige po, sige po. Alam ko gusto mo ba una? Ako po ano, dumating na po kahapon yung approval ni Chancellor ng UPLB. Pinayagan na po ako mag-leave until January. So, hindi po nila ako ulit hahanapin. That's good, that's good. Ngayon, January 9 po ako naka-leave. Tapos from there, we'll see. We'll see. What gagawin ko after January 9. Let's cross the bridge. No? Get there. Tapos, thankful ako kay Lord kasi for His provision, bayad ko na po yung lawyer. Yeah. Wow. Galing, galing, galing. Vision na po yung next na ano. Pero nakakatawa lang si God yung ano, yung provision niya. Ayun. Patient fee. Ako, Pastor, i-kwento ko lang. Yung pamangkin ni Ben sa Philippines, sinasabi sa gahapon, na sabi niya, Tito Fer, sa nasa rin ka pala. Tapos yung pianista niyo, dati niya palang kasama dito, kasi uwi na siya sa Philippines 5 years ago. Dati niya palang kasama dito yung pianista natin, si Ives daw. Ives. Ives, Ives yun. Kaya natuwa siya nung nakita niya dun sa ating service. Si sa video. Oh. Saan, so, saan po niya kasama? Nakikita natin na ang video natin, pinapanood din sa Philippines. Apo, madami tayong viewers sa Philippines. Yeah. Actually, nag-uunahan na yung GMA tsaka ano eh. Tsaka, para kunin tayo eh. Lalagay tayo sa prime time nila. Prime time bida. Yeah. Itatapat tayo sa probinsyano. Kasi daw masyadong madami nanonood sa atin. Saan niya po kasama? Sa church? Dito daw sa LA. Ah, dito sa Amerika. Lord of the Harvest. Dito sa temple. Ah, Lord of the Harvest. Yeah, yeah. Oh, so yeah, madaming Filipino churches diyan, lahat 'yan eh aliado natin ano 'yan. Mga sister churches natin 'yan. Isa lang ang ating ano. Isa lang ang ating what do you call this? Ang ating Diyan umaten no si Ben tsaka si Tep-Tep kasi ayaw nila sa New Hope. Just sila. Tapos ako dito sa LA. Ako sa New Hope. Naka-record tayo, tita. Buti na lang wala na si Tatay Ben. Edit. Hindi, si Tatay Ben naman yun. Nasa langit na eh. Paano nila hahabulin? Iris Bala na. Paka-edit na lang. Hi, PB. Mate. Okay lang naman yan. Okay lang naman yan. Peace kamo. Kasi malayo ang yun. Malayo kasi. Mas malapit kasi ang ano. Kay Pastor Benny yan, di ba? Oo, oh, kay Pastor Benny. Yeah, oh. Yan yung mga Filipino church. Dami dyan sa ano, sa LA. Yan. Lahat sila magkakaisa, magagalit sa akin eh. Kasi lahat ng member nila nasa atin na lang. Hindi, isa lang naman yung goal natin. Wow. Yeah. Anything else? Hindi na bibig ko. Anything else? Nasa kay Paz. May praise report pa ba? Wala na. So, sige. Simula na tayong let's give the floor to ano, Tita LB. Meron ba kayong verse? Meron kayong yung verse. Memory verse ko, ito po yung long time memory verse ko, yung ano pong, Psalms 143 verse 10. Psalms 143 verse 10. Verse 10. 143, ah. I love you. 143, opo.
Bear with me po ah, kasi surprise. Hindi mo niya sabihin ng bear with me. Hindi, makinig sila. Hear me. Apo, yung teach me to do your will for you are my God. May your gracious spirit lead me on a level ground or firm foundation. Level ground. Parang okay. Firm foundation. Amen. Sige po, i-share natin. See your way. Di ba may kanta? 143 verse 10. Oh Lord, my God. Oh, yan. Yan po. Ayan. Mm-hmm. Ayan po yung aking ating pagbubulay-bulayan. Psalms 143 verse 10. Pwede po ba tayong magmanalangin? Yes. Salamat po, Diyos, sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin. We thank you, Lord, for this wonderful night, Lord, that you gathered us all together, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na nalinisin niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung meron man po kayong, if you see any iniquities in our hearts, Lord, na aming nagawa sa buong maghapon, Lord, patawarin niyo po kami. Mm-hmm. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Mm-hmm. Pang kami po ay lalo pang maging karapat-dapat sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Maraming salamat po sa iyong gagawin sa gabing ito. At pagpalaan niyo po ang iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay maging guide po sa aming paglago sa buhay bilang isang Kristiyano, O Diyos. Salamat po sa gabing ito. Kayo po ang siyang maghari sa amin. Let the Holy Spirit move in us, Lord, right now in the name of Jesus. Salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Ako po'y napagpala nung ako, na akin pong binabasa ito at one day. Kasi po yung pong teach me to do your will for you are my God. May your gracious spirit lead me on a level ground. Sinasabi buti daw yung level ground is a firm foundation. Yun po yun. Whenever we are into a spiritual attack, we can lean on God. Yun po yung ano, siya lamang po talaga yung siya lamang po talaga yung ating malalapitan. Wala na pong iba. Sometimes, bilang Kristiyano, that we know that bilang isang Kristiyano, minsan kala po natin that we are doing His will, but sometimes we are doing our own will. Ganun mm-hmm. po yung nangyayari. Kaya po minsan, instead of us na naging maayos po yung ating mga plano or yung mga decision, mm-hmm. Nagme-mess up tayo. Mm-hmm. So the only thing that we have to do is, meron po siyang mga steps to do na kung ano po yung para po natin magawa yung ninanais ng Panginoon sa atin that we have to do His will. Sabi niya po, whenever we are attacked in spiritually, we can lean on God for He is our firm foundation. Tapos po, ang pinaka-first step po dito is seek God through prayer. Tama po itong ginagawa natin. We always have to seek God sa panalangin. Sometimes ako po, hindi ako marunong mag-pray, Lord. Hindi ako talagang hasa o bihasa. But as the Lord moves in us, as we grow in Christ, the Lord will teach us how to pray, di po ba? Pagkatapos, meron po doon, but if we are really into prayer, meron pong halimbawa, if we talk to God, kasi prayer is like talking to God, di po ba? Sinasabi natin yung puso natin sa Kanya, we are drawing closer to Him through prayer. So, halimbawa, tayo po, meron tayong mga close friend, meron tayong mga kaibigan, no? Mga anak natin, alam na po natin kung ano po yung, minsan, kilala na po natin sila, di ba? Yung paggalaw lang nila, kung ano yung nararamdaman nila, alam po natin bilang isang magulang or bilang isang kaibigan, alam po natin kung anong nararamdaman ng bawat isa. Pag naging close po tayo sa ating mga kaibigan, alam po natin kung malungkot siya o masaya siya, di po ba? Ganun din po naman ang sa Panginoon. The more we get closer to God, lalo pong lumalalim ang relasyon natin sa Kanya.
lalo po nating malalaman ang kanyang will sa atin. So, basta magkaroon lamang po tayo ng tunay na conversation sa Panginoon, yung gagaling talaga sa ating mga puso. There are times that we pray but mayroong mga hindi, parang hindi po ito nang gagaling sa ating mga puso, parang binibigkas lang po natin po sa ating mga bibig. Pero pag dito po sinasabi niya, we have to have an honest conversation with God. Yung palagi po tayo nakikipag-usap sa Kanya, ano man po yung ginagawa natin. Ganun po yung dapat po natin gawin, yung honest conversation with God. So yun po yung prayer. So next, ang susunod po is search the scriptures. Yun po yung susunod. Kasi po yung scriptures, ito po yung nagpapalakas o nalalaman po natin kung anong ninanais ng Panginoon sa atin. Hindi po, it doesn't contradict po yung kanyang, kung ano yung nakalagay sa kanyang mga salita. Pag nandun po, yun po'y totoo. Yun po'y tunay sapagkat po yun ay salita ng Diyos. So we can depend on His words sa kanyang mga scriptures. So as we get to know God through prayer, mapapamiliarize din po tayo sa prayer. At saka po sa kanyang salita. Kung mapapamiliarize po tayo sa kanya, ganun din po sa kanyang mga salita. So the more we study the Bible, the more your desires will begin to reflect God's will. Yun po yung pala. Discover God's will. Lahat po talaga will guide you. Patungo ka po sa tama because you're really on the firm foundation, kumbaga His words. So ang next, ang susunod po, pinapamadali po ako ng aking katabi dito. Oh. Sabi niya. Tapos, nag-enjoy ako. Tapos okay. Po yung susunod, listen to the Holy Spirit. Di po ba? So we have to be really sensitive sa Holy Spirit. So sometimes mayroon pong panahon na we have to be by ourselves. Kung pwede nga lang, ikaw lang mag-isa, commune with the Lord and talk to Him through the Holy Spirit that guiding you. Yung pong feeling mo that you are floating, that you are with the presence of God. No, I don't mean that floating like yung sa presence ng Panginoon. So meron pong mga panahon na ako po ay ganun kasi kahit na ano po yung ginagawa ko, I'm really, hinahayaan ko po yung presensya ng maghari sa'yo, maganon. Through the Holy Spirit, parang you know that you are in His presence, na parang kang dinuduyan. Di po ba? At saka, the Lord will, para bang hinahumble ka niya. The Lord really humbles me sa mga panahon ng mga, lalo na po, kung ano ko po to, kung lahat po ng mga ginagawa natin ay kung naaayon talaga. Katulad po nung pinrelish ni Pastor nung nasa camp tayo, we should align ourselves sa Panginoon, hindi po ba? Kailangan po palagi tayong naka-align. Realignment. Kasi kailangan tayo pong bumalik. Nagkamali ka, balik ka, balik ka, balik, balik. Ganun po. So until that time, parang doon ka na, hindi, mananatili ka na doon because of the of what you've learned, because of what God did to your life, yung change life, yung lahat ng ginawa sa atin. So we are if you are doing His will, we will never be apart from God. Yun po yung aking depart. depart from God. Okay. Meron po akong taga-correct dito. So yun po yung So yun po yung ating yung po yung mga steps na that we have to do. So those are just simple steps that we have to do. So sabi po, kaya po tayo bilang isang Kristiyano, patuloy lang po tayo, wag po tayong mawala sa ano ba yan, dad? Yung center, sa center ng ating Panginoon, and that we will be really a victorious Christians, a victorious follower of Jesus, and that they will see Jesus in us if we really do His will. Yun po yung aking masasabi ngayon. And if you have anything to share also sa word na to, dagdag niyo po kung ano yun that we also make us learn and you know kung ano po yun. Yun po yung aking na po.
Ganun po pala itong kasama ko dito. Tawa ng tawa. Tinatawa na. Bumabawi lang ako. Bumabawi lang. So, yun po yung aking maishishare sa gabing ito. Amen. It ano po, nangusap talaga ang Panginoon. Talaga, the Lord really speak to me with this word po. Bless me talaga. Thank you, Tita Elvi. Ewan ko kung familiar po kayo sa ano no, sa Sangandaan, Caloocan. Yeah. Share ba kayo doon sa Sangandaan, Caloocan? Dati niisip ko bakit Sangandaan ang pangalan ito, no? Pero I realized ang English ng Sangandaan ay crossroad. Mm-hmm. Kasi yung daan nagsasanga, parang nagba-branch out, no? Eh sa buhay natin, madami daw pala tayong crossroads na dinaanan, dinadaanan at dadaanan pa. Yan yung pag sinabing crossroads eh nagko-cross yung landas. Hindi mo alam kung kakanan ka ba, kakaliwa ka. Kasi kailan hanapin mo yung hindi yung gusto mo o gusto ng ibang tao kundi yung gusto ng Diyos. Nagsangandaan ang iyong buhay, ang iyong nag-crossroad ka sa mga desisyon mo noong ikaw ay naghahanap ng kurso nung kolehiyo. Crossroad ka nung ikaw ay nagtapos. Anong trabaho ang kukunin mo? Crossroad, pupunta ka ba sa US o hindi? Crossroad, sino mapapangasawa mo? Yeah, lahat dyan, isang handaan. It's either yes or no, black or white. So nagko-cross yung landas. No? Napaka-importante po na binanggit dito kasi sa yung first two lines, no? Ang sabi po ay teach me to do your will, no? For you are my God. Yung salmista po, yung ginawa niyang awit, acknowledge niya na madaming sangandaan sa buhay niya, madaming crossroads. Kaya hinihiling niya sa Diyos na turuan niyo po ko na gawin yung iyong kagustuhan. Hindi yung kagustuhan ko. Kasi yung kagustuhan ko, maaaring magkamali. Pag sinunod ko yung kagustuhan ng mundo, sigurado mali. Pag sinunod ko yung kagustuhan ng nanay ko, ng mga kaibigan ko, ng mga tao sa palikod ko, eh maaaring magkamali. Diba? Pero ang hindi magkakamali ay yung will ng Panginoon, yung God's will, di ba? Kaya sabi nung salmista, turuan niyo po ako na gawin yung will ninyo sa buhay ko. Tapos in-acknowledge niya, kasi po kayo ang Diyos ko. No, kasi po sa buhay natin napakadali naman talagang tanggapin Savior si Jesus eh. Alam niyo po ba na mahigit 1,000 ang Diyos ng mga Indians, no? Kasi lahat ng Savior na ialok sa kanila, tatanggapin nila. Para sigurado. Kumbaga sa loto, tayaan mo lahat. Parang ganun. Pero, madaling tumanggap as Savior, pero mahirap na Lord. Diba? Eh, ang requirement, Lord and Savior. Diba? Ang first kasi na manifestasyon na Diyos mo siya, susunod ka sa Kanya. Una, i-acknowledge mo siya na siya ay Diyos. Pangalawa, susunod ka sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng sabihin niya, susunod ka sa Kanya. Di ba po? Napakaganda ng sinabi ni Tita Elvi na we need to go back doon sa Biblia pagdating doon sa para malaman mo no, yung ano yung gusto ng Panginoon na paggawa sa buhay mo. Nandun kasi naman lahat talaga. Di ba? It is in a form of poetry, form of a song, form of a parable, form of stories, form of history, andun lahat sa Bible. Eh. Makaka-relate at makaka-relate ka. At saka dun sa third line po, sabi, may your gracious spirit. No? Talagang ang spirito ng Panginoon ay gracious. No? Ibig sabihin, napakaganda, napakabuti. No? Sabi dito, lead me on level ground. Diba? Kumbaga, nandun ako sa pantay na lupa. Hindi ako mga sturdy at hindi ako matitibag at hindi ako lulutang at hindi ako lulubog. No. Alam niyo para sa akin any form of attacks, panic man 'yan, anxiety man 'yan, depression man 'yan, sadness, sudden loneliness na walang all of a sudden. For me these are all attacks of the enemy. No, para sa akin ano. Naniniwala ako dun sa isang araw may shinare si Brother John Bugayong no na kumbaga may interview doon na
inaatake siya ng enemy. And she acknowledges na lahat ng mga ito ay form. Kasi ang sanggol lang naman ito ay palungkotin tayo, maparalyze at walang gawin. No, kaya nga importante na soak tayo sa salita ng Diyos. No, importante na we sing at nakikinig tayo ng worship songs. Importante na nakipag-fellowship tayo sa kapwa nating Kristiyano, no? Mga basic na sandata natin, eh, 'di ba? Para tumibay ang ating pananampalataya. Para magabayan tayo ng Diyos, 'di ba? Mayroon pa kasing gabayan ka ng Diyos kung hindi mo alam yung laro. 'Di ba po? No, halimbawa, ang Diyos natin ay coach. Tayo yung player. Eh, kino-coach ka, hindi mo naman alam yung rules ng laro. So, mahirap. Kailangan magbasa ka ng rulebook. Di ba? So, importante yun. Alamin mo yung laro. Di ba? Para malaro mo ng tama. Para sa lahat ng crossroads sa iyong sasapitin, alam mo yung sasagot mo. Kasi alam mo yung sinasabi ng coach mo. Parang ganun. So, yeah, napakaganda nitong psalm na to. Ito ay isang awit. No? At, kumbaga may song talaga to, eh, na naalala ko, no, na kinakanta sa church namin dati. Yun. Anybody else na gustong magpahayag ng kanyang saloobin or komento or anything na nag-resonate sa inyo dito sa psalm na to? Good evening, Tita Bernadette. Ayan. Andiyan si Tita Bernadette. Good evening po. Anybody else? So magdagdag? Teach me your way. Diba yan yung song na yun? Oh Lord my God. Da-da-da-da. Sino pa ang gustong magdagdag? Ako naman po, parang yung tumatak sa isip ko po yung lead me on level ground. Parang pinaparealize po sa atin ng Lord na kapag kapag nagpasakop tayo sa Kanya, kailangan from level ground, hindi yung parang yung level mo, ganun. So parang hinahumble din po tayo ng Panginoon kapag po pinangunahan niya na tayo sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip. So, yan po. Bakit importante ba sa Diyos ang humility? Sa palagay niyo? Bakit ano? Kasi sabi nila sa mga Hudyo, hindi sila kumakain ng basta yung any bread na umaalsa. No? Kailangan unleavened bread. No? Kasi sabi nila, somehow it parang portrays or parang it symbolizes yung pag-alsa daw nung tinapay ay parang pag-alsa ng pride, parang ganoon sa Panginoon. No? Well, I don't know if that is true. No? Narinig ko lang o nabasa ko lang. Pero bottom line, importante si Diyos ang humility. Bakit importante na tinuturuan niya tayo palagi na to stay humble, di ba? To, kumbaga, to be on a level ground, di ba? Huwag tayong pangunahan ng pride, di ba? Bakit sa palagay niyo, di ba? At ano kinalaman ng gracious spirit niya para mag humble down ka, di ba? Kasi if you will look at the many stories in the Bible, it's because of the gracious spirit of God kaya nag humble down ng mga tao, from Samson, di ba, to David, di ba, name them, Abraham, Isaac, Jacob, lahat siya nag-humble down because of his gracious spirit. No? Pero bakit? Bakit importante sa atin na mag-humble down? No? Bakit lagi tayo binibigyan ng Diyos ng sitwasyon na kailangan nating i-practice yung word na humility? Di ba? Anything else? Sino gusto magdagdag? Ako po. Go, CJ. I'd like to add po. And then, thank you po, Tita Elvie, sa pag-share po ng magandang verse po na ito. So, natuwa po kasi yung meron po kong nabasang post recently sa Facebook.
about tukod sa will ng Lord, and then looking back dun sa looking back din sa life ko din na parang lahat ng mga nangyayari sa akin yun, parang it's true God's will talaga na I like to share po yung nabasa ko po, parang malalaman daw yung kung will daw ni Lord, ni God, if it pag will niya yan, it will prosper effortlessly. Pag will niya yan, things will go smoothly. Pag will niya yan, may blessing na mga leaders mo, people around you are celebrating with you. Pag will niya yan, may peace ka. And pag will niya yan, para sa ikaw, kabuti mo yan. So, looking back din sa life ko po na, ayun po, noong una po, nag-iisip po kung bakit gantong edad na ako, pupunta dito sa States, gano'n. Tapos, parang, okay, bakit nahirapan ako maghanap ng trabaho? Like, marami may nag-offer din, pero saan ba yung best na company na mapupunta ko? So, yun yung mga bagay na, ayun, constant communication with God na, so, to Lord, whatever happens, Lord, susundan ko lang kung, in your will, susundan ko po kayo. Yun yung parang ko lagi ko po sinasabi. Tapos, looking back, everything went smoothly. So, nakapunta ko dito. Tapos, binilas po ko ng trabaho. Binilas din po ko ng church friends, church family po. Ayan, lahat na may healing ko po, na-bless po ako. So, yun yung mga bagay na pinasalamatan ko po kay Lord every single day. So, yun lang po yung masishare ko. Amen. Ganda naman nun, CJ. Yeah. Because you seek God first. Yes. Amen. E natutunan ka sa seek ye first, ha? Malay mo, may party movie na yun. Anything else? Meron pa? Hello? Yes, good evening. Pastor, can you hear me po? Loud and clear po. Ayan. Hindi kasi late na po ako. Ngayon lang ako naka-open. I didn't even know na makakapasok ako eh. Kasi last time I was trying. Hindi ako maka-in. Anyway, nasa ko lang ito. Tapos narinig ko yung tungkol sa humble yourself before God. Apo. On my own, ano na lang. Kasi hindi ko na narinig yung unang turo nyo. Iniisip ko lang about this is as human kasi, we always lean on our own understanding. Kuminsan, we just pray and then expect that these prayers will be answered kasi we are holding on to His promise na call on Him and I will answer, call on me and I will answer you. I will do great and mighty things that you have not seen. Akala natin, pagtawag natin, and then God would be gracious na. Bibigay na yung mga sagot, prayers. Okay. Pero, it takes sometimes we know and we experience this that it takes time to really get an answer. Tapos pag nakuha mo yung sagot pala, talagang marirealize mo rin, tama rin pala yung timing na nasagot yung prayers natin. Talagang you can feel that it's the grace, by His grace na nabigay yung prayers, no, na answer. Rather than, you know, akala natin we tama na yung pinipray natin at because it's all for our own our own purposes. Yung pala may mas better purpose si God kaya hindi agad sinasagot. Pero palagi ko nakikita yun it's a live testimony for me. Yung mga hinihingi ko, binibigay ni Lord, mas maganda pa doon, mas sobra pa. Amen. Kaya lang, medyo natagalan. Pero on the 11th hour, sinagot din niya. Pero sabi ko, ay, mas maganda pala yung sagot ni Lord na late. Mas sobra pa sa hinihingi ko. So, yun lang experience ko about God's graciousness. At saka, kung talagang will naman niya yun, ibibigay niya. He knows what is best for us. So, tama nga yung sabi niyo, seek ye all the kingdom of God and all these things will be added unto you.
Totoo yun eh. Kasi pag walang struggle, binibigay naman niya agad. Mm. Ibig sabihin talagang yun na yung time, yun na yung will niya talaga for you at that time. Mm. Ayun. Kaya, yun lang ang, in my own ano experience na ano ko, nakuha ko from this wait for God. Ask, always ask for God's will. If it is your will, then it will be done. Amen. Po. Thank you, Tita. Thank you. Yeah, sabi nga, God knows best. Kung merong ano yung recipe ba yun o pangluto ba yun sa hugsa ano? Mother's knows best, di ba? May brand na ganun eh. Di ba? Ibig sabihin sa kusina, mother's knows best eh. Pero sa buhay natin, eh, God knows best, di ba? Yeah, amen. Alam niyo yung the best para sa atin. O, tatlo daw ang sagot, Tita, kapag ka daw ikaw na nalangin. No, una, eh, yes, di magdiwang tayo. Sinagot yung panalangin natin eh. Yes agad, di ba? Pangalawa, wait. Oh, mas medyo mahirap 'yun kasi maghihintay ka eh, di ba? That's right. So, pero sa paghihintay mo eh na-form naman yung humility no na baga. At saka magdiwang pa din tayo, bakit? Kasi sa paghihintay mo, na pagbinigay niya sa iyo, marirealize mo na bakit niya dinelay ng konti. Kasi para yeah. Meron siyang ituro sa iyo at sa ikabubuti mo, 'di ba? Mga lagi sa ikabubuti mo. Oh, isang yeah. Example doon eh 14 na taon hinintay ni Jacob si yung kanyang pinakamamahal na si Rachel para mapangasawa, 'di ba? Oh, para maging kanya, officially kanya na asawa, 'di ba? So, kumbaga pwedeng sabing maghintay. Yung pangatlo daw na tanong, Tita, eh no. So sa yes, magbunyi tayo. Sa wait, magbunyi tayo. Sa no, magbunyi pa rin daw tayo. Amen. No, kasi paano ba yun? Siyempre yung mundo, pag sinabing, paano ka magbubunyi? Paano ka magsasaya? No na nga yung sagot. Di ba? Magsaya pa din daw tayo kasi doon napapasok nga yung God knows best. Since nag-know siya, ibig sabihin, hindi makakabuti sa'yo yun. Kailangan, ibibigay niya sa'yo, yung makakabuti sa'yo. Yeah. Kaya po, nung hiniling ko po yung si Donita Rose, sabi ko, gusto ko mapangasawa. Sabi ni Lord, no. Oh, bibigyan kita, mas maganda kay Donita Rose. Oh, nabuti na lang, nag-know si Lord, di ba? That's right. Apo, so, ayan, kaya ano, God knows best talaga. Sa lahat ng ano, crossroads ng buhay natin. Kaya teach me to do your talaga, work. Talaga, really wait. Yeah. Talaga, wait upon the Lord. Talagang tama yung sabi niya. Wait upon the Lord. Kasi kuminsan naman, pag talagang will niya, talagang no struggle eh. Parang napifeel ko agad. Ay, naku, mukha yatang wala akong, it just went so smooth. Smoothly in all angles. Parang, ang dali ko namang nakuha to. Pero may times po na parang tagal. Pero nakukuha po. Pero yeah. Opo, Tita, minsan depende rin sa ano eh, sa spiritual stage natin. Napansin ko yan, ano po, sa buhay ko. Nung ako yung spiritual infant, lahat ng hingin ko sa Lord, binibigay agad eh. Kasi alam niya, infant ako eh. Alam niya. Sabi ko, Lord, kailangan ko na ganito, bibigay niya agad. Diba? Pero nung naging spiritual child na ako, spiritual young adult, medyo patagal na ng patagal, pahirap yung mga binibigay niya. Kasi alam niya, kaya ko nang intindihin, marunong na ako maghintay, kasi nag-mature ka na dapat. So, minsan ganun eh, no? Na kumbaga, parang uy, wala namang struggle, binigay agad ni Lord. No? Pero may mga time na nag-struggle ka eh, di ba? Pero Hindi sabi nga hindi huli ang Diyos, nasa timing lagi. Sa sa interpretasyon natin, huli siya. Pero sa totoo lang, hindi na huli ang Diyos. Talaga nilagay niya lang doon sa panahon na 'yon dahil 'yun ang timing niya. Amen. Okay, kabubuti natin. Ayun. Kaya kung may pinapanalangin tayo ngayon lahat, maghintay-hintay lamang tayo, 'di ba? Nananalangin tayo ng negosyo, 'di ba? Meron tayong tao na hindi nakasundo, gusto nating makabati ulit,
Di ba? Maghintay-hintay lang tayo at ayusin ng Panginoon. Nananalangin tayo ng pag-ibig. Ayan. Maghintay-hintay lang tayo. Ayusin ng Panginoon yan. Nananalangin tayo ng employment or immigration status o lahat siya na ayusin ng Panginoon. Maghintay-hintay lang tayo. Di ba? Manalig tayo sa Kanya. Unahin natin siya. Di ba? Anything else? Anything else na gusto niyong idagdag? Wala na. Mananalangin na tayo. Napakaganda. Maraming salamat, Tita Elvi. Maganda pala yung ini-impromptu ka. Dahil impromptu pa yun, Tita, pero meron kang outline. Impromptu pa pala yun, ha? Pero naka-outline. Ha? Ayan, sige. Mananalangin po tayo. Dadako tayo sa ating panalangin. So, let's start praying. So, we're done with prayers. Ito na po yung devotion facilitators natin. Pinost ko na sa core group. No? So, ang susunod ay si Brother Aldrin. No, next Wednesday. Mga post na yun. Umpisaan ko pong manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos, kayo po'y pinupuri namin sa gabi na to. Kayo po ang aming Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Maraming salamat, Panginoon. At ikaw ang aming Panginoon. Hindi mo kami nakalimutan. Lagi kang faithful sa amin, Lord. Kahit kadalasan or minsan-minsan, hindi kami faithful sa inyo, Panginoon. Hihingi po namin ang kapatawaran ang lahat po ng kasalanan na nasabi namin, nagawa o naisip man lang. Kami po'y pagkalinisin nyo at patawarin nyo po kami sa aming mga pagkukulang. Bawat isa po sa amin, Panginoon, ay merong nagawang hindi maganda na hindi po kayo nag-a-agree. Bawat isa rin po sa amin sa gabi na to ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Yes, Ngayon din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng blessings na binibigay mo sa amin. Ang great blessing, Panginoon, ay ang paghinga namin sa araw-araw, ang gift of life na araw-araw ay binibigay mo sa amin. Ganun din, Panginoon, na nilalayo mo kami sa sakit or anumang sakuna. Salamat, Panginoon, yung aming kinakain, ang aming bubong sa aming ulo, aming isinusuot. Mga pagkakataon upang kami kumita ng pera, kami po'y naniniwala hindi ito dahil sa aming galing, kundi the ability to make money comes only from you, Lord God. Papasalamat kami, Panginoon, pati sa mga nabibless namin tao na tutulungan namin sa pamamagitan ng inyong mga blessings sa amin. Salamat sa simbahan namin, Panginoon, kung saan ikaw ang dakila. Ikaw ang leader, ikaw ang tinataas. Salamat, Panginoon, dahil sa simbahan namin, nararamdaman namin ang pag-ibig nyo. Nagraradyate, Panginoon, ang concern sa bawat isa dahil tinuturo nyo yan sa amin. Salamat, yes. Panginoon, sa patuloy nyong pag-alaga sa aming evangelism, discipleship, patuloy sa amin sa paglago namin. Salamat sa napakagandang camp. Last Sunday, Panginoon, napakaraming tao. Kayo nagdala lahat ng ito. Alagaan niyo po sila lahat. Panginoon, alalayan niyo sila. Reveal yourself to them, Lord God. Lord, we also pray for favors, Panginoon, sa mga susunod na aming panalangin. Sa aming general prayer, Panginoon, pangunahan ni Sister Pepot, hear us, Lord God. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you for this evening, Lord. We lift up to you all our prayer requests and we pray, O Lord, na karamihan po sa aming mga prayers ay maigagrant. At but if it's not your will, Lord, okay lang po sa amin. Matay na, Lord, na all our prayers will be heard by you, Lord. We lift them up to you, Lord. I lift up to you, Lord, itong Indiana mass shooting. Lord, I pray, Lord, for all our government leaders, especially our president or whoever, Lord, charge of this, Lord, na sana, Lord, magkaroon po sila, Lord, ng mga
rules o laws, O Lord, at regarding this gun ban, O Lord, especially sa mga batang below 12, 15, 16, Lord, dahil usually ang gumagawa po ng mga shooting nito right now, O Lord, ay mga bata na below this age, O Lord. I also lift up to Lord, all the parents, O Lord, of this kid, O Lord, na nakakakuha ng access sa mga guns na ito, O Lord. I pray, Lord, na magkaroon tayo ng law na higpitan po ang gana ito, ang mga yung mga parents na may hawak sa mga gana, nakukuha na bila nakokontrol ang kanilang mga anak, O Lord, at naghahabok po sila, Lord, sa mga malls. I pray, Lord, na mas mahigit po, Lord, ang mga gawin security, O Lord, sa bawat malls dito sa US, O Lord, para hindi po makapasok ang mga ganitong crime, O Lord, at makontrol nila ang crime na nangyayari sa mga malls. And I also pray, O Lord, sa mga tao na maging maingat sila, mapagmasid, O Lord, every time they enter the malls, O Lord. Ingatan din po nila, Lord, ang kanilang mga buhay, O Lord. Napantayan po na bago po sila, Lord, umalis ng bahay, sana po, Lord, mag-pray din po sila, O Lord, na gabayan sila na walang mangyayari sa anong po sila po. And I pray, we pray also, O Lord, na sana po sa lalong madaling panahon magawa ng paraan itong mga gun ban na ito, Lord, itong mga shootings na masolve ang mga hate crimes na nalaganap ngayon everywhere, lalo na dito sa Los Angeles, O Lord. Thank you, Lord, and we know, Lord, na naririnig niyo po ang aming panalangin at magkakaroon po ito ng solusyon sa lalong madaling panahon para yung po mga tao, mga kabataan, lalo na po yung mga parents, O Lord, huwag po magkaroon ng takot, especially sa mga batang babalik sa eskwelahan, Lord. So we live up to you, Lord, ang mga government officials namin, gawan po ng paraan ito, O Lord, sa lalong madaling panahon. And we know, Lord, touch their heart, O Lord, para gumawa na po sila ng law sa lalong madaling panahon. I also pray, O Lord, for the gas prices, O Lord. I pray, Lord, na matapos na po yung Ukraine, Russian war, O Lord, kasi naniniwala po kami, Lord, ito po ang naging isang cause kung bakit tumataas ang mga gas prices, O Lord, sa buong mundo. I pray, O Lord, pati po sa Middle East, na magkaroon ng kaayusan, at naniniwala po kami, Lord, na you can take control of the gas prices increase, O Lord. Sa Pilipinas po, Lord, medyo bumaba ang gas price, pero naniniwala kami na more na binababa nila ito. Pag tumaas ito, mas mataas, O Lord, at lalong nahihirapan ang aming mga kababayan. Thank you, Lord, and we pray, O Lord, na our prayers will be heard, na maayos po itong mga gas na ito, mga gas control all over the world. Thank you, Lord, and we claim answered prayers in Jesus' name. Amen. Salamat po, O Diyos, Panginoon, sa lahat po ng aming ipapanalangin. Alam po na, Panginoon, ito yung tinutugon, O Diyos, at ito yung naririnig. So sa gabi pong ito, akin pong tinataas inyo ang mga LA Fitness attendees na panalangin po namin, Sir Minda, Manessa, Sister Brother Shane Mondia, si Brother John Noel, si Sophia Obligacion, kami po, tsaka si Pastor Bert, si Brother Alvin Plan, si Esther Amy Plan, si CJ Raymundo, at tsaka po si Brother James. Lord, kayo po ang tanging nakakaalam ng laman ng puso ng bawat isa po na na-mention sa prayer na sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang siyang siyang patuloy na magpalakas sa kanila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, at patuloy po silang lalo pang lumago sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lahat po sila na na-mention dito, Panginoon. We just lift them up to you, Lord God, that you will do great things in their life in the name of Jesus. Salamat din po sa kanilang mga testimony. Salamat po kay Brother John Noel, Lord. Pinatas po namin siya sa inyo. Lord, patuloy niyo po siyang biyayaan. Patuloy niyo din pong biyayaan si Brother Shane, si Sister Minda. Sila pong lahat na na-mention, si Brother Alvin Plan, Sir Amy, si CJ, Lord, at si James, Lord.
kami po ay nagagalak sa mga nangyayari sa kanilang buhay na alam po namin kayo ang siyang tunay na kumikilos, Panginoon, sa pagkaraang pag-ibig ay kanilang nararanasan sa araw-araw. Lord, your grace is upon them, all of us, Lord, to all of us, Lord. And salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong gagawin sa mga, sa aming mga kapatid na aming naitaas sa inyo sa gabing ito, Panginoon. Patalo po kayong kumilos sa kanila. Patuloy niyo po silang gamitin na maging, maging din po silang daluyan ng inyong pagpapala, O Diyos. Salamat po sa gagawin niyo pa sa kanila kami. Patuloy niyo po silang gabayan. Lalo pa po silang, lalo pa po nila kayong mahalin at lalo pa po nila kayong lalo pa po silang maging obedient sa inyo sa anumang pong plano niyo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at sa ng buong sambahayan nila, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Mm-hmm. Amen. Ayan. Lord, we continue to pray and lift up the Church of the Nazarene. Exactly. For we pray sa mga leaders ka ng Church of the Nazarene, for General Superintendent Duarte, Graves, Busick, Crocker, Chambo, Sandberg. We pray even for the heads of the district office. L.A. Lord, Pastor Greg, Shay, Vanya, we lift up to you all the senior pastors and as well as the associate pastors. Panginoon, we pray also for the board of L.A. First Filipino Church of the Nazarene, Tita Gurley, Lola Fe, Kaminda, Mama, Rachel, Pastor Bong. We pray for our pastors, God, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rafe, Pastor Kled, the LA First English, Pastor Joshua, Dan, Mike, Pedro, LA First Spanish, Juan, Lina, LA First Pray South Korean, Paul Lee and Joseph, LA First Arise South Korean, Jongwan Lee, MCB Star, Curtis, Nick, Charles, Minor, and the Citizens of the World Charter School, Silver Lake. Lord, we thank you, God, for their leadership. We thank you, God, for their heart to serve the church, Lord. I pray, Lord, we pray, God, that even as they take care of the church, we pray, Lord, that you would lead them, God, even in their own homes, God, in their own families, Lord. I pray that you would provide sa lahat ng pangangailangan nila exceedingly abundantly above and beyond what we can hope for or imagine. I pray for good health to be upon them. I pray that they would find their work pleasurable, na hindi to maging burdensome or stressful sa kanila. I pray against any schemes of the enemy to sow division, conflict, misunderstanding, Lord. And I pray that you would put the right people, God, in position, God. People who would advance your cause, your purposes, Lord. And I pray, Panginoon, I pray for all the leaders, God, that you would give them wisdom, Lord, sa mga decisions na gagawin, especially concerning the church, whether big or small. Lord, I pray, God, na you would give them even foresight of what you want to do, Lord. And I pray, Panginoon, that you would just give them strength after strength, God, sa patuloy na pag-meet nila, pagplano nila, paghahanda nila sa mga future activities ng bawat congregation, Lord. We speak multiplication of leaders, God, sa bawat church represented dito sa list na to. We pray even for strong disciples, God, to be raised, Lord. And I pray, God, na maging impactful talaga yung bawat church na to, God. Maramdaman siya ng community, Lord, and that many people will be added, God, to this church, Lord. And we pray for revival, God, sa bawat what church na represented dito, Lord. So maraming salamat po, pagpalain niyo po sila as they refresh others. Lord, I pray that you would also refresh them, God, as they spend time with you. In Jesus' name. Amen.
Sister Minnie. Lord, we pray for Pastor Sunny, Pastor Dondi, Pastor Tim, Pastor JP, and Pastor Realty, Lord. Lord, I pray, oh God, that whatever they're doing right now, Lord God, I pray that you would touch their heart. Reach out to their needs, Lord God. We pray that you would continue to give them, Lord God, a healthy body, Lord God. You would inspire them, Lord God, with new preachings, Lord God, that would bless, Lord God, your heart and the people, Lord. I pray that you would use them as a mouthpiece, Lord God, to spread your word, Lord God. And I pray, oh God, that you would give them wisdom, Lord God, to manage the church. Father, we thank you, Lord God, for they have heeded your call. And I pray, oh God, that you would truly bless them, Lord God, as they serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po dahil tunay kang mabuti at tapat, Lord, sa mga pinapanalangin po namin ngayon. Lord, alam po namin na bago pa po namin buksan ang aming mga bibig, Lord, sinagot nyo na po lahat po ng pinapanalangin po namin ngayon, gabi, Lord. Pinapanalangin po namin yung kapatid po ni Tita Charit, Lord. Patuloy nyo po siyang pagalingin, Lord, kung ano man po yung mga pinagdadaanan po niya ngayon at yung karamdaman po niya ngayon, Lord. Nawa po, pagalingin niya po siya, Lord. Ganun rin po si Tita Charit na may knee problem ngayon, Lord. Pinapanalangin po namin na makalakad po siya ng maayos, Lord, at wala pong pain every time na lumalakad po siya, Lord. Ganun rin po, i-bless niyo rin po yung kanyang asawa, Lord, nakasakasama niya po, Lord. Pinapanalangin din po namin si Ate Darren na nagdadalang tao po ngayon, Lord. Bigyan niyo po siya ng peace of mind every day sa pagising niya po hanggang sa pagtulog niya, Lord. Tanggalin niyo po lahat ng bumabagabag sa kanyang isip at puso, Lord. At alam po namin na mapagtatagumpayan niya po ito sa tulong niyo po, Lord. Pinapanalangin din po namin si Sister Minnie na magmamamogram, Lord, at ultrasound sa kanyang gallbladder, Lord. Alam po namin na lahat ay normal, Lord. Wala pong negative results na babalik sa kanya, sa kanilang pamilya, Lord. At pinapanalangin din po namin yung paglulus niya ng weight. Ganun rin po si Pastor Jeff sa tulong po ni Brother Jairus, Lord. Nawa po mapagtagumpayan po namin yung paglulus ng weight, Lord. Pinapanalangin din po namin si yung parents ni Jet, Lord, kung ano man po yung kanilang karamdaman ngayon, Lord. Pagalingin niyo po sila. I-touch niyo po lahat ng mga doctors, nurses, medtech na humahawak sa kanila, Lord. Pinapanalangin din po namin yung brother-in-law ni Ate Aileen. Hindi man po namin alam yung kanyang karamdaman, Lord. Alam po namin na pinagaling nyo na po siya. At pinapanalangin po namin si Tita Pepot na may wound, Lord, ngayon. Alam po namin na gagaling po itong kanyang wound sa kanyang tuhod, Lord. Nang mabilisan, Lord. Pinapanalangin din po namin yung kanyang EKG at ultrasound, yung mammogram niya rin po, Lord, na bumalik po ng walang negative results po, Lord. Pinapanalangin din po namin si Miguel Noel na dumaan po ng surgery, I believe, sa kanya pong brain, Lord. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Lord. At kung ano man po yung mga naapektuhang organs or yung sa katawan niya po, Lord, alam po namin na wala pong anumang komplikasyon, Lord. Pinapanalangin din po namin si Patrick, si Brother Patrick Noel, Lord. Alam po namin na makakasama rin po namin siya sa church ng makakalakad din na rin po siya, Lord, para po makasama namin po siya sa church, Lord. Pinapanalangin din po namin si Diana Santiago na may nagte-therapy ngayon, Lord, para po sa Parkinson. Hawakan niyo po lahat ng kanyang mga therapies, Lord, para po makarecover po siya anytime soon. Sa lahat ng may sakit ngayon, Lord, hawakan niyo po lahat ng mga doctors at mga
nurses, medtech na humahawak sa kanila, Lord, yun rin po yung provision para sa kanila, Lord, kung nasaan man po sila, Lord. At kung may mga pain, lahat ito sa pang-araw-araw, Lord. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Amen. Si Jay? Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga blessings na natanggap po namin. Mm-hmm. And pinagdadasal po namin ang mga sumusunod po for complete healing for cancer. Una po sa lahat ay Jet's mom po for her lungs po. Mm-hmm. And then sa susunod ay si Alec Castro, chemotherapy of the breast. Pinapanalangin ito namin si Mr. Ed sa kanyang prostate. Sunod po kay Rochelle sa lung cancer stage 4 po. Susunod po si Janet po sa breast and medication to take effect. And lastly po, pinapanalangin po namin si Bezard po na may colon post-surgery recovery po. Lord, we pray po. And pinapreparein po namin na through their healing po, makasama po nila at makabanding po ang kanilang mga pamilya, magkaroon po sila ng enjoy, bonding po, more bonding po, yun po yung naalala ng kanilang mga families ang sakit po nila. So, ito po yung pinagdadasal po namin sa inyo po. Ang susunod po na ipagdadasal po namin ay protection and provision for the pregnancy po of Aldina and Ate Darin po. And Lord, we pray po na magkaroon po sila ng healthy life and healthy healthy for both the baby and the mom po. Pinag-pray po namin na wala pong magiging problema po sa kanila, and we pray for na pag dumating na po na makanganak na po sila, Lord, din nyo po sila po bayan. Yes. And nakikita po namin, Lord, na na mabubunga po ang gift po sa kanila, isa pong healthy baby po. And lastly po, pinag-pray po namin ang fourth and peace grief ng family po ni Rick, ni Brother Rick po. Lord, pinag-pray po namin na na kahit po na yun ay nawalan po sila ng ano, hindi po sila magabayan niyo po sila, Lord, na hindi po sila patuloy pa rin po sila na mag-serve pa rin po sa inyo, Lord. And maka-move on din po sila na sa kanilang loved one, and pinag-pray po namin na yung loved one po ay nasa heaven po kasama niyo na po. This last and this is the Amen. Amen. Daddy ka. Praise God. Yeah. Patuloy po tayong manalangin. Mga special favor at saka po yung mga requests. US papers po na maayos yung kay Aldrin Andrada. Lord, you know very well Aldrin Andrada. Lord, ano pa yung mga kulang ng papers niya o sino po yung gumagal ng mga papel niya ngayon. Lord, give him the favor at na mapabilis po ang kanyang pag-ayos ng mga papel. Si Allison, Panginoon, sa kanyang pagmamaneho. We don't know when, Father God, but Lord, hoping this coming her second driving test, the will, Panginoon, maging give her the wisdom, Father God, at the confidence, the courage, Lord, na makakayanan niya ito at may pasan niya. At ingatan din siya, Panginoon. Lord, we pray as well sa citizenship approval. Lord, kay Sister Bilma and Sister Mini, Lord, na we know na ito po ay matagal na, na overdue, Panginoon. Lord, grant the their desires, Panginoon, na ito ay matupad na, Panginoon, in the near future. At pagpalaan niyo rin sila and yung mga kasamaan nila sa pamilya as well, they will follow, Father God. Lord, ikaw po ang mag-ayos ng lahat ng ito, Panginoon. And give them as well favor, Father God. Maging sa kanilang mga interview o ano pang mga gagawin nila, Panginoon. At kayo po ang magpala sa kanila. And sa Team Unlad, sa lalo lang sa church, Panginoon, we are looking for sound engineer
Lord, kayo po, Panginoon, ikaw yung aming tinatawagan at magdala, Panginoon. And we don't even know who are the people who are, have this skill na bilang sanding ni Father God. Lord, we just pray, Panginoon, na maging bahagi, Panginoon, sa Iglesia, lalong-lalo sa larangan ng sound sa media, Panginoon. And sir, we pray for security and safety, Panginoon, sa aming pagsamba, pananambahan, Lord, sa church, Panginoon. Lord, we know that there are a lot of incident recently. Patuloy, Panginoon, dalayin namin. And we bind this spirit, Father God, na this loose spirit, the killing spree, lahat ngayon sa Amerika, Panginoon, nalang yung mga kabataan. Lord, we bind this spirit and we declare them powerless and they have no authority to destroy your people, Father God, especially yes. Those who are nagpupuri at nananambahan sa iyo, Panginoon. So Lord, keep us safe sa lahat ng mga iglesia, Panginoon, lalo na mga kapatiran. We pray for new job, Lord, to the following, kay Pepot, Lord, Cyrus, kay Tep-Tep, and Jasmine, Father God. Lord, on your right time, Father God, ito yung pagkalup sa kanila, and you know their skills, yung kanilang qualification, kung ano mo yung trabaho nila, Panginoon. Kayo po ang, sa tamang panahon, kayo po ang magkalup sa kanila, Panginoon. Yes, and as well for approval of papers kay Leanna and Jorel. Lord, ano pa yung mga kulang nila, Panginoon? Lord, kayo po ang kumilos and ma-meet nila yung pangangailangan sa kanilang mga papel, Panginoon. Give them as well the papers para God. Yes. Sino man ang kumikilos o gumagawa na kanilang mga papers. Yes. And we pray as well for Shane sa kanyang custody, Lord God, at bigyan niya siya ng kapayapaan ng kanyang kaisipan. Lord, na he'll outgrow, Lord God, maging itong problema niya ito, Panginoon, na lalo nga sa kanyang anak, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay maging maayos po ang lahat, Panginoon Diyos. And bless this family, Father God. Mamandiya o si Shane and his family at ng kanyang anak, Panginoon. And Lord, we pray for those who are looking for a new home or a new house. Mga Raimundo, Anastasio, Madrid, Jaya, and even Pastor. You know their needs, Father God, Lord. At kayo po ang magkalob, mag-provide as well financially. At Panginoon, alam namin kayo po ay gumagamit ng mga tao, Panginoon. And show them the way, Father God. At ibigay niyo po yung best sa kanila. Lord, ganun din po yung direction in life, Lord, kay Job. Lord, we speak a blessing to him. We declare, oh God, your righteousness, your will in his life, and inspire him, Father God. At siya po ay magkaroon ng direction sa buhay niya, Panginoon. Walang posible sa inyo, Panginoon. Lord God, bless Job. At ganun din po, Panginoon. Direction in life and as well provision at sa mga visa kay Faith before fall session, Father God. Lord, kayo rin po alam niyo yung kanyang pangangailangan, Panginoon, Lord, and give her that confidence and trust in you, Father God, that you are the God who answers and give direction, Father God. Lord, kay Pastor Fred, Lord God, I heard that na problema yung ano niya, yung kanyang ina-applyan. Lord, I know na hindi niyo pababayan ang anak niya, Panginoon. Even that scholarship, Lord God. Lord, paano ka naging tapat sa kanila, Panginoon? Patuloy, Panginoon, ikaw po ang nararanasan nila. Bless Pastor Fred, Lord God. Thank you, Lord. So lahat pong ito, Panginoon, na narinig niyo, Diyos, at ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, for opportunity na may task namin sa inyo ang lahat ng mga ito, Panginoon. Lord, napakabuti mo. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Panginoon, tinadalangin namin ang marami naming connecting events, evangelism,
discipleship, Lord God, na maging lifestyle naming lahat. Dalangin namin sa Linggo, Panginoon, pagpalain nyo, i-anoint nyo po ang lips ni Sister Faith sa kanyang pagtuturo, Panginoon, na magamit nyo po ang pagkakataon na to para mabago ang mga puso at mabago ang buhay ng maraming kaluluwa, Panginoon, na pupunta ngayong Linggo. Dalangin namin na gamitin itong pagkakataon na to, Panginoon, para makilala kayo. Dalangin namin, Panginoon, na makuha namin yung mga wipes na i-donate sa amin, na safe namin na ma-deliver sa simbahan at maipamudmud sa lahat ng miyembro, pati na rin sa lahat ng simbahan at pati na rin, Panginoon, maging evangelism namin, maging community service uli namin, Panginoon, para makapag-serve kami sa community. Dalangin namin, Panginoon, ang BBS sa July 30th maging successful. Maraming bata ang dumating at makaapekto at mapagtanim sa kanilang puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa volleyball at basketball na binigay niyo sa amin tuwing Linggo, Panginoon. Dalangin namin na magamit namin ito, Panginoon, upang mas marami pang kaluluwa, Panginoon, na makakilala sa inyo. We ask for protection, blessings, provisions sa mga negosyo, sa mga Christian na programs, Panginoon, kaya ng LNG Nursing Group, Aerotechnic, Retelo, iRadio, We Preach One, sila po ay pagpalain nyo. Marami pong kaluluwa ang mabless at tao na maabot, Panginoon, ng kanilang negosyo at ng kanilang mga internet radio ministries, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga tinuring namin. Kayo po ang duminig. Hindi niyo po kinalimutan at hindi niyo po tinalikuran. Bagkos bago pa namin, di po kang aming big. Kayo na po, Panginoon, ang sumagot sa lahat ng aming panalangin. Hayaan niyo po, Panginoon, na basbasan po ninyo ang inyong pong simbahan, Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At natapos na naman. Panalangin. Ang masarap lang sa panalangin eh, pagkatapos manalangin, magandang pakiramdam mo na ikaw yung nanalangin, di ba? Kaya pala laging ginagawa ni Jesus to sa garden, no? Sa mga secluded area. Actually, naghahanap siya ng mga area kung saan secluded. Doon siya nananalangin. Gaya nung nasa likod ni Sister Minnie, mukhang garden yan. Mukhang jungle na. Ako nandito rin, secluded eh. Ano to eh? Garahe. So, kung kayo ay available bukas, eh meron na instant gimmick at punta lang kayo na alas 7 ng umaga sa simbahan at sama kayo sa beach. No? Tapos makapag-celebrate ng birthday ng mga July at makapag-minister tayo kay Sister Darren. No? Makatulong tayo sa kanya. Makapag-relax at makapag-saya. No? So, maraming salamat at picture-picture tayo. Pakibuksan ang mga bintana at makita ang inyong kagandahan. Ayan, no? Ayan. Si Sir Bernadette, may open niyo ba yung video niyo? Or... paano ba yun? Meron po yung bintana. Makikita niyo po dyan yung parang video. Ano pong gamit niyo? Laptop or cellphone? Tablet. Tablet po. Sa bandang kaliwa po, may makikita kayo na stop video. Na parang merong pula na naka may pula, okay. Apo, pindutin niyo lang po. May line across, 'yun. Apo, pindutin niyo lang po siya. Ayan, nakita na ng inyo, ayun. Wala. Isa pa po. Bumukas ng bintana niya, apo. Bukas na po. Teka. Nagbukas na kanina. Oh, ilaw sa gabing madilim. Ayun. Ayan lumiwanag na po. Man. Nakita na namin kayo. Oh, ilan. Ayan. Mga magandang ano natin. Okay. At the count of three. 3, 2, 1. Smile.
Ayan. Papadala po sa inyo yan, one by one, full body. Apo, see you po. See you tomorrow or see you Saturday. See you Sunday. God bless you. Bye. Good night. Bye. Night. Good night.